Okay guys, Sunday ngayon. So, punta tayo sa isang lugar dito sa Vienna na palagay ko magugustuhan ninyo. Surprise na lang. So, may snow pa. So, hindi pa rin yan nagme-melt dahil di pa naman nagbabago ang temperatura. Malamig pa din. So, pag medyo nagkaroon tayo ng konting init, nagsisimula ng matunaw yan. At doon na yung madulas. So although, dito natutunaw-tunaw na. Tutubig-tubig na. So, until then guys, doon ulit tayo sa underground station. Paiba naman tayo ng direction. Sunday ngayon, sarado mga shops. Pero, mamasya lang kuya ninyo. Di, sama ko na kayo. Okay, until then. Pakita ko lang guys, yung mga auto rito, natabuan ng snow. Bago ka mag-drive dito, medyo kayod-kayod ka muna. Okay, so malapit na tayo sa underground station guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Nandito na tayo sa underground station guys. So, dito tayo sa kabila sasakay. So, nga pala guys, para mabigyan ko naman kayo ng konting idea. Dito sa stations ng mga underground stations sa Vienna. Actually, kung nakikita niyo yung sulat na yan, Spittelau. Kulay green yung pinaka background. No? So, every station dito may kulay. Bawa kulay red sa ibang way ka papunta, connecting station. Kulay orange, ganyan. So, madali mong malalaman kung saan ka papunta sa mga connecting stations. So, mamaya guys, pakita ko sa inyo yung connecting stations nito kung saan ako bababa. So, nasa green line tayo ngayon. Okay. Punta tayo sa first district, doon sa center. So, this is it guys. Ilang station lang to. Nandun na tayo sa connecting station ng papunta sa ano, sa center. O yan guys. May biyahe na tayo. Ang ano rito, kagandahan dito sa Vienna guys. Mabilis lang ang ano rito. Ang interval ng mga underground station trains. Halimbawa, may kausap ka. Gusto nyo mag-meet ng 20 to 30 minutes. Matatantya mo kaagad yun. Kasi dating dito ng mga train, yan, kagaya yun, ano? 6 minutes ang interval. Kahit Sunday yan, ha? Eh, lalo na pag mga ordinary days, ang interval lang niya, pinakamatagal na 4 to 5 minutes. So yan guys, pakita ko lang sa inyo para alam niyo kung gaano kabilis mag-commute dito sa Vienna. So guys, nandito na tayo sa connecting stations natin. At tingnan natin kung saan tayo makarating. Ayan guys, so kita nyo naman to. Red naman ngayon yan, no? So, alam mo kung saan ka napapunta, di ba? Kanina nasa green line tayo eh. Ngayon nasa red line tayo. Ano pangalan to? Swedenplatz. Ayan, Swedenplatz ang basa niyan, guys. Ayan, sige. Akyat muna tayo sa taas, guys, bago tayo pumunta sa pinaka-center, okay? So, ito guys, akyat tayo, Swedenplatz. So yan, pagtaas dun, tingnan natin, maganda dyan eh. Actually, itong ano natin, inaakyatan natin ito, konektado na ito dun sa papunta sa center. Pero ikot ko na muna kayo dito. Yan guys, nandito na tayo sa taas ng Swedenplatz.
Nandiyan yung mga train dito. Ito yung tinatawag natin tranbiya eh, di ba? So yan, yung araw may tranbiya sa Philippines, ganyan. Sana itinuloy nila eh, para mas maayos ang transportation, di ba? Kaya lang, marami ng mga motorsiklo ngayon, eh sigurado maraming masasagasaan dyan. Dahil yung mga nagmumotor sa atin, eh, arangkada lang na arangkada, eh, wala nang bala na, singit na singit. Eh yan, pag umandar yan, talagang andar yan, hindi basta-basta hihinto yun. Anyway guys, ayan, nandito tayo sa taas, sabi ko nga, ng Sweden's Flats. Nyo, meron dito, yung kabila nito, yung Danube River. Ha? Silipin natin ang Danube River. Ito lang, oh. Pagtawid natin. Actually, meron pa nga ditong mga maliliit na boat. Yung ferry boat na yan, guys, papunta ng Bratislava. Ayan, oh. Ayan. Isang oras lang yan na biyahe, nandun ka na sa Bratislava. Mag-e-enjoy ka pa. Ayan. So, kita ko lang sa inyo. Ganda rito guys. Ayan. Sana pag may pagkakataon kayo, yung mga bumibiyahe, pasyal kayo dito. Ayan. Ito siya guys. Oh. Yung Danube River. Ayan. Yun ang sinasabi ko. Guys. Yung ferry boat na yun. Ayan, oh. Malis na. Papuntang Bratislava yun. So mag-e-enjoy ka dyan ng sightseeing habang umaandar yan. So ayan yan guys, ang ganda. Napakaliwalas. At ang mga ano rito, mga tao dito, eh baka sabihin ninyo mga esnabero, eh, hindi sila esnabero. Lalo na pagka mga sa mga Pinoy, mababait sila. Alam nila mga Pinoy dito masigasig magtrabaho. At saka number one dito ang Pinoy sa mga ano, hospital. Lalo na yung mga nurses. So okay guys ha. Punta na tayo doon. Papunta dun sa center. Okay. Ama lang kayo sa akin. Huwag kayong bibitaw para ma-enjoy kayo sa pamamasyal dito sa Vienna ng Kuya Tommy ninyo. Nga pala guys, tingnan nyo yung ano rito, nilalakaran, no? Walang ano, meron yung hindi ka matitisod kasi may pababa. Sa Philippines, ay nako, yung ano, yung ganyan, minakusan ay bigla akong para akong nahulog. Yung sa bangketa, kasi nga mataas, di ba? Dito guys, pinapatag nila. So anyway, sige, punta na tayo doon sa pupuntahan natin. Guys, ito pa yung parte ng taas ng Sweden's Flats. Ha? Kasi actually, pag biniyahin yun ng train doon sa underground station, one station pa yun. So, kuya nyo naman, eh, mas gusto nag-exercise. Maganda yan, lakad-lakad tayo. So, yan guys. Napakaliwalas. Ang Vienna nga sabi eh, pag nandito ka daw nakatira sa Vienna, talagang you are so blessed. At unang-una na nga dito eh, secured ka kapag nagkasakit ka, yun ang number one. Pag nagkasakit dito guys, dahil dito ka nakatira, citizen ka, so wala kang problema na mapasok sa hospital, magpagamot. Kahit magkano pa ang ginastos niyan, kay million pa yan, eh siguradong secured na babayaran lahat yan ng gobyerno. At patungkol naman sa crime rate dito, ay nako, napakadalang dito. Guys, sabihin ko na sa inyo, pag meron dito napatay na isa lang, bago napatay, naku, headline na kagad yan sa dyaryo. Kagulo na. Sino pinatay? Paano pinatay?
Pusa nga lang pag pinatay dito. Ang laking usapan na eh, lalo na yung aso. Yari ito guys, sarap manirahan eh. Miimbita ko nga dito yung mga kaibigan ko. Sabi ko, dito kayo mamasyal sa Vienna. Para ma-enjoy ninyo yung trip ninyo. So yan guys, malapit na tayo din yun. No? Sa diretso lang dun. Ito yung snipes oh. Wala pang pambili ang kuya nyo. Tsaka linggo ngayon, sarado. Ayan. Diba guys? Ama lang kayo sa kuya nyo. Oh. Para na rin kayo nasa Vienna. Oh. Dito tayo sa banda rito mamaya. Tsaka mapapansin nyo guys, mga benches dito, kahit na nasa center ka, makakaupo-upo ka. Yung feeling mo na talagang gre-relax ka habang iniisip mo yung mga utang mo. Ay! Yung mga babayaran mo. Upo ka muna dyan, oh. Mag-relax-relax ka muna. Okay. At ano bang pamumuhay na masarap gawin sa Vienna? Basta kaya mo, huwag ka lang papa-stress. Yeah. Mag-enjoy ka. Ano lang yan eh. Diskarte. Ang mga kababayan natin dito, siyempre, maraming diskarte kaya masarap ang buhay nila dito. Di sila gaanong hirap. Yeah, they are really blessed. So guys, malapit-lapit na tayo. Bandaro na lang. So, until then. Ito guys, yung isa sa mga famous na restaurant, yung Akakiko. Yan. Sarap ang pagkain yan. Saka dito sa North Sea. Yan. At siyempre, hindi nawawala dito yung mga pizza. The best pizza. Itong restorante. So, natikman na natin lahat yan guys. In more than 20 years dito ng kuya ninyo. Natikman na natin lahat yan. Siguro hindi pa lang natin natitikman ngayon eh. Yung mga lutong sushi. Ayoko kasi yan guys eh. Pero mga anak ko gustong gusto yan. Yung mga sushi. Para sa akin kasi gusto ko laging niluluto yan eh. Yung kung pinagkakain sila ng mga hilaw. Anyway, ganun talaga eh. Sabi nga eh, may mga bago tayong tuklas ng mga pagkain. Yeah. Eto na guys oh. Yes, we are here. Nandito na tayo sa center of Vienna, Austria. So yan, guys, kung makikita nyo, ito yung Stephan's Dome. Sikat na simbahan dito sa Vienna, Austria. Ah, yan guys. Ay, nako. Nung unang-una kong pinasok ito, guys, talagang, ewan ko pa yung pakiramdam ko na talagang pasalamat na pasalamat ako kay Lord Jesus, kay God. Nung nakarating ako dito, na dito mababago yung pamumuhay ko, dito mas sasaya ang buhay ko, dito ako mas lalong mag-e-explore sa music and arts, at kung ano pang pwede kong maisipang gawin sa buhay ko. Dito ako siyempre magre-retire. So, gustuhin ko man kasi sa Philippines, siyempre kapag nagkasakit ka, yun ang problema eh. So, siyempre sa Philippines, hindi ko yung kakalimutan. Diyan ako pinanganak. Mahal kong bansa ko. Problema lang, yun, pag nagkasakit na ako, yun ang problema. So, pasok tayo guys, para makita nyo naman. Ha? Sukin natin to.
Tama lang kayo sa kuya ninyo. At makita nyo to. Desya na kayo ha. Kung ito lang ang kaya ng kuya ninyo. Malamig. Sobrang lamig. Ay. So. Pray muna ako, guys, habang nagbi-view kayo. Ang ganda, sobra. Para kang napunta sa ibang mundo. Labas na tayo, guys. We are blessed. Ay, sarap ng pakiramdam ko. Kapasok na naman ako sa Stephen's Dome. Famous na church dito sa Vienna. So yan, guys. Kita nyo na ang loob. Ang ganda, no, guys. Pag napasok nga yung iba doon, sabi ng mga ibang Pilipino, talagang pakiramdam nila, very holy sa loob. Yun, ang pakiramdam. So, another blessings na naman yan, guys. Ay, eto. Eto naman yung pinaka gilid niya, oh, di ba, guys? Yan. So, bali ito yung pinakaharap ng simbahan. Yan. Ano natin ulit, guys. Pinakaharap. Yan. Yan siya, guys. Ganda, no? Ayan, guys. Itong pulis. Yung pulis dito laging papatrol. So, to maintain peace and order. Although wala namang gulo. Lagi na lang peace and order. So, tsaka dito, guys. Alam mo, nakakatuwa sa Vienna. Alam, may makakita tayo. Mga alaga na rin dito, yung mga aso, kagaya ngayon, winter, naka-jacket pa yan. naka-jacket yan, guys. Yan, medyo maaga pa, guys, eh. Kita nyo yun, no? 11:15, mag-11:15 pa lang, kaya ganito pa lang ang tao dito sa center. Maya-maya yan, guys, ang dami ng tao rito. Nga lang, pag Sunday, sarado mga shops dito. Yan lang, yung mga coffee house, yan. Yan ang mga bukas. Gaya itong Ida. Itong Ida, isa sa mga sikat na mga, rito. Coffee house dito sa Vienna. So guys, kita nyo, sarilo. 11 quarter pa lang ng maga ngayon. Kuya nyo, ipinasyal na kayo ah. O dumalamig ngayon. Nasa 1 lang tayo yata ngayon. Kaya kasi nga, kita nyo guys, nag-snow. Eto, hindi na ginakita, no? Kasi malago yung balahibo. Pero yung mga
skinny type ng mga aso dito, naka-jacket. So lakad tayo, guys. Nandito yung Rolex. Yan. Tingnan natin, guys, oh. Para alam niyo yung presyo ng Rolex. Oh. Tingnan niyo, guys, yan. Pagplano niyo bumili ng Rolex dito, original 'yan. Walang fake-fake dito. Talagang totoo 'yan. Ah, guys. 4,450 yung nandun. Yung pinakagitnang gitna, 4,190. Itong nasa harap natin, harap na harap, 4,610 euros. Wow. Kailan kaya magkakaroon ng ganito? Pero di ko naman hilig, guys, yung malalaking relo eh. Mas gusto ko yung parang Swatch lang, yung maninipis. Yan. Parang plastic lang, pero original. Liit lang ang gusto kong mga relo. Gaya nito. Kaano to? Oh, ibang klase to, ah. 13,800 euros. Grabe, ah. Oh, yung isa nasa gitna, guys, 24,300 euros. Wow. Grabe. O yan, guys, ha, ang alam nyo na sa Rolex. So, yun naman tayo. Maraming, oh, ito pa yung design Rolex. Ang ganda, oh. Ganda ng design, oh. Vienna'ng Vienna, guys. Pwede ko i-painting to, ah. Okay, ah. Ganda ng mga design, guys, ah. Okay. So, ayan. So, ito yung Kärntner Straße, guys. Sa center of Vienna. At siyempre, nandito yung mga, sabi nga eh, shopping center. Ah, and then, Swarovski, oh. Kung bibili kayo ng Swarovski dito, eh siguradong totoo. Hindi yung mga kumikinang napit ng baso. Talagang totoo. Sayang nga lang, guys, eh. Sunday ngayon, eh. At nakakatuwaan lang ng kuya ninyo maglakad-lakad. So, guys, yan. At hanggang dun tayo. Sige, punta tayo dun mamaya-maya. Kayong bibitaw. Dire-diretso tayo dito. Biro nyo, nandito kayo sa Vienna ngayon, sa First District. Yan, oh. Kapi-kapi tayo dyan. Pagdating ninyo. Kuya Tom, papasyal kami dyan. O di ako, host nyo. Pasyal ko kayo dito. Nga pala, guys, ito yung si Gustav Klimt. Yan, shop yan. Yung sikat dito, ano, pinakasikat na painter dito sa Vienna. Yan, guys. Diba? Yan ang mga sikat niyang mga painting. So, yan, dito yan, guys. Oh, Ray-Ban. Gusto mong Ray-Ban? Yan, dito sa Ray-Ban shop. Nakabumili. Oh, Benetton. Yan, Geox. Pag mga sapatos rin lang, oh. Pili ka rito. Oh. Douglas, Pandora. Ito naman yung Stiefel namin. Dito rin yung mga branded na mga ano, mabibili mo kagaya ng mga Escada, Calvin Klein. So yan, Yup. Marami diyan. Adidas. So yan. Ito naman yung Swatch. Minsan gusto ko lang yung Swatch na relo, eh, guys. Yan, oh. Manipis lang.
To, tingnan natin naka-display nila, guys. Yan, no? Ganyan lang. Pero makakapal pa nga to. Yung talagang maninipis yung nato sa loob. Panat. Ano makita natin. Yan, no? Yung nato sa loob, guys. Yung maninipis. Ayan, guys. I hope na na-enjoy kayo sa pamamasyal ninyo kay Kuya Tommy. Ayan, dito yung boss. Eh, nakabili rin naman tayo kahit papano ng isang sapatos dyan. At meron naman tayong sabi nga special collection na nangyari. So, ganyan lang. Guys, pagka may pagkakataon diba? Para ka lang meron din. Kuta, hindi naman araw-araw mangyayari yun. O nangyayari. Ito, Pick and Cloppenburg. Mga guys, dito yung mga sikat na mga branded na mga damit. Dito, bibili mo. Mga sabi nga, yung mga boss, mga ganyan. Tommy Hilfiger. Nandyan lahat yan. Tommy Aquino brand. Malapit na rin. Ito, another Swarovski brand. Ng branch. Dito. Tingnan natin yung design ng Swarovski. Wow, guys. Ang ganda. Oh. Yan. Iniiba-iba nila yan eh. So, ito pala ang design nila ngayon. Ganda. Pinto pa lang ni Swarovski, guys. Oh. Talagang ano na eh, oh. Talagang mapapawaw ka na. Pinto pa lang eh. So, yan. Okay, guys. So, susunod, punta tayo sa mga iba pang mga magagandang lugar dito sa Vienna. Actually, itong pinuntahan natin ngayon, meron pang isang karsada doon sa pinanggalingan natin. Iba naman yun na first district pa din. Ha? So, sa isang araw, papunta naman tayo doon. Oh. Yan. Sarap ng buhay, guys. Yan. Palagi lang tayong mangarap. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kaya sabihin pa ng iba, hindi mo kaya yan. Kaya mo yan. Yeah. Ako nga, hindi ko nga alam. Makakarating pala ako dito sa Austria. So, ganun lang yan. Sabi nga sundin mo ang mindset mo. Pero siyempre, lalagay mo rin sa puso yun. Ayan. Guys, Astoria Hotel. Ito yung sikat dito sa Vienna. Astoria Hotel. O, casino. Eh, lumaban din tayo minsan dyan, pero ayoko na. Puro talo kuya niya dyan. Mabuti pa eh. Ikain na lang natin at enjoy ang pera natin. Okay. Ayan, oh. Intimissimi. Yan. Kaganda ng mga ano rito. Lingerie. Ayan, guys. Papunta na naman tayo sa underground station na to. Until then, ha, guys. Basta kayong bibitaw para maganda kayong viewing sa Vienna. Nga pala, yun ang ano, opera house namin. Sige, punta tayo sa opera house. Punta, nandito na rin lang naman tayo. Yan, guys, oh. Yung building na yan. Sa right side. Mataas na yun. Yan ang opera house kung saan ginaganap yung malalaking concert na mga ano rito.
orchestra. Tsaka yung mga stage play. Yeah. So dyan din ginanap yung kay Tom Cruise. Na ano niya, pelikula niya. Yung nagtakbo-takbo siya, tumalon-talon siya doon sa taas ng bubong na yan. Yung opera house. Okay. Ayan yun guys. So sige. Op, di tayo pwede tumawid. Dito guys, higpit ng ano rito. Yan, pwede na. Go na. Ang tatawid-tawid basta-basta dito. At sabi nga eh, nag-ingat ka sa COVID, buhay ka. You are always maintaining your good health condition. Eh kaso, tatanga-tanga ka sa pagtawid, ayun, nasa gasaan. So, goodbye. Kaya, ingat tayo sa pagtawid-tawid. diba guys? Ito yan. Ayan. Mga taxi din nga pala dito guys. Madalas yan, puro mga Mercedes yan. Yeah. Para alam ninyo. Bihira dito ang hindi Mercedes na mga taxi. Tinanong ko nga, bakit eh? Kasi siyempre daw, mas ano daw yun, tatagal ng panahon. Which is true. Diba guys? Yan ang ito. Dito pa rin tayo sa Opera House. Ay nako guys, ang sarap ng pakiramdam ko. Kita ko na naman yung Opera House. Actually, hindi naman ako mahilig sa mga ganito eh. Pero nung napasok ako, ano ba, na-educate din ako. Ha? Minsan eh, subuk-subukan mo rin yung hindi mo gusto. Foxing erang kuya ninyo eh. Biglang, yung mga tugtugan dyan eh. Siyempre, parang kang nakikipaglibeng. Pero okay lang. Sila happy eh. Ganun talaga. So guys, ito, pababa na tayo. Papasok tayo sa isang underground station. Okay? Ito yung sightseeing Vienna bus dito. Okay? Yan. Tayo sa pinaka-rotonda. Ano guys? Ge-enjoy ba kayo? Sa kuya ninyo? Ito, mga souvenir oh. Oh, souvenir shop. Ang daming mga Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood. Alibasa sa Clint Eastwood, paborito kong actor yun eh. Gustav Klimt. Ay, Gustav Klimt. Mga mugs, Vienna. Ha? Mga Vienna mugs. Yan nyo, dadala ako ng Vienna, ano yan. Salubong. Paano man lang. Sige na kayo guys ha. Dire-diretso lang ito. Nadudulas yung camera sa gloves ko. Punta tayo dito sa connecting stations again. Ikot tayo. Oh guys, nandito naman tayo sa Karlsplatz. Ayan. Merong street performer guys. Tingnan natin guys, tutugtog to. Mas magaling sa akin to guys. Hindi ko kaya yung mga ganyan-ganyan. Sayang, wala sa tono yung gitara niya. Sayang, ba't gano'n naman yun? Parang wala sa tono. Anyway. Baka trip-trip lang niya ngayon yun. Nandito tayo guys sa Karlsplatz. Ikat tayo sa taas. Para makita natin yung park dito. Okay guys. Ayan. Tapos na tayo magkape. Kaya next time na ulit dyan guys. Palabas tayo dito.
para sa ano, sa park dito. Tagal na akong di nakaikot dito, guys. So ito, guys. Ito tayo sa taas. Para meron tayong konting view. Ang sarap ng buhay. Yun, umaraw-araw na. Pero alam nyo guys, yung araw dito, dekorasyon pa lang yan sa mga panahon ngayon. Hindi pa tumatalabang init yan. So yan. Uwak. Uwak guys, speaking of uwak, itong mga uwak na itong mga... Ano to eh? Yan, no? Mga spy yan eh. Stalker yan dito eh. Mga ibon na yan. Magagaling yan mga gano eh. Mag-stalk sa mga tao eh. Okay. Pag-usapan ninyo ang problema nyo dyan sa taas ha. Kayong maingay. Oh yan guys. May maganda ring simbahan dito. Sikat din tong simbahan na yan. Ayun oh, atakpan pa ng pangapuno eh. So guys, ito yung St. Carl's Church. Yeah. Tago lang siya eh. Yeah. Kaya medyo hindi siya na dadaanan ng mga turista. Hindi ka guys sa pinunta natin isang church doon, yung Stephen's Dome ang tawagin. Ay, nandun kasi sa center eh. Pero isa rin to sa mga sikat na simbahan dito sa Vienna. So actually nasa second district na tayo. Itong Karlsplatz ang tawagin. Actually ito, may tubig to. Yan. Tapos, mga tao dyan, nakaupo dyan, nakaikot sila sa tubig. Yan. Pag summer dito. At dyan sila minsan lumilipas yung marami nilang oras sa kanilang mga usap-usapan. Nag-enjoy sila dyan. Ayan guys. Mukhang pabalik na tayo. Alam kuya Tommy ninyo, medyo napagod-pagod na. Pero na-enjoy naman ako, kasama ko kayo. Sige guys. At pagpalain naman tayo palagi. At ingat din kayo palagi. Palagi yung isa puso ang pagbibigay ng magandang mga halimbawa sa kapwa. Yeah. At huwag natin ipagkait yung mga blessings na nare-receive natin. Share natin yan. Ganda yan. At kapag ganaganahan naman po kayo, makapag-subscribe naman kayo sa channel ng kuya ninyo. Baka dyan ako yumaman sa pag-subscribe ninyo. Okay guys, at paki-like and share. At marami tayong mga darating pang mga yugto ng pasyalan, okay? Para mas lalo kayong ma-enjoy dito sa Vienna. Alam nyo, sa Vienna pa lang, naku Diyos ko, kakarampot pa lang itong ginagawa natin. Ito na yung simula. Para makilala ninyo ang Vienna, malaman ninyo ang Vienna. At isipin ninyo, minsan, talaga, gusto kong makarating sa bayan ng Vienna. Okay guys, until then, God bless.